Kinuha ko yung cellphone ko, pagkatapos inopen ko yung YouTube channel ko, tiningnan ko yung mga video, tapos binaba ko na ulit yung cellphone ko. Tumayo na ako para kukunin ko yung maliit na battery na to, pagkatapos ilalagay ko sa lamesa at kukunin ko na yung upuan para ilalagay ko sa tapat ng lamesa, tapos uupo na ako. Tiningnan ko siya ng ganito para makita nyo rin, pagkatapos inikot-ikot ko siya ng maraming beses para matawa lang kayo, tapos tumigil na ako. Pagkatapos aalisin ko sana yung sticker pero sumama na kagad yung takip kasi mga paps, tinanggal ko na kanina yan kaya maluwag na po yan. Ngayon ang gagawin ko, ibabalik ko muna yung takip para ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pagtanggal ng takip na to. Ngayon, binabalik ko muna yung sticker mga paps sa ibabaw, tapos kailangan mga paps, tatanggalin nyo lang siya ng dahan-dahan na ganyan. Pagkatapos, meron siyang takip na do not open. Ngayon mga paps, pwede nyo naman buksan yan, gagamit lang po kayo ng ganito. Kinuha ko na yung ganito. Pagkatapos, ito yung gagamitin kong pantanggal. Ngayon mga paps, ang gagawin ko, tutungkabin ko na siya dito sa may gilid. Dahil maluwag na siya, madali na siyang matatanggal. Meron pa rin siyang mga takip mga paps ngayon. Tatanggalin ko ng isa-isa yung mga takip na to. Para mabilis, papas forward ko na. Sa aking palagay mga paps, buo pa naman ng battery na to. Siguro nawala na lang siya ng tubig para malaman ko kung may tubig pa, itataob ko siya. Tama ang hula ko mga paps, wala ng tubig yung battery na to. Kaya ngayon, ang gagawin ko sa kanya, lalagyan ko siya ng tubig para mabuhay pa ulit yung battery na to. Nilagay ko na ito sa lamesa. Kukunin ko na yung gamit ko para ipapakita ko sa inyo na ito po yung gagamitin ko para salinan ng tubig, itong battery. Una kong gagawin mga paps, kukunin ko yung battery tester ko, ilalapag ko siya dito sa lamesa, lalagay ko yung negative clip dito sa negative terminal, at ito namang positive dito sa positive terminal. Kung mapapansin nyo mga paps, mahina yung battery. Ipapakita ko sa inyo mga paps na dapat puro yung isasalin yung tubig dito sa battery na to, kaya lang wala pang bawas tong tubig na to, kaya isosoli ko na. Pagkatapos, kukuha na lang ako ng tubig dito sa mga junk battery. Ngayon, kukunin ko na yung battery na to, ilalagay ko dito sa lamesa. Pagkatapos, bubuksan ko yung mga takip nito. Pagkatapos kong buksan, kukunin ko na yung hydrometer tester. Tapos, ito yung gagamitin kong panghigop dito sa tubig ng battery. Kung mapapansin nyo, sinasaling ko na yung tubig dito sa may lalagyanan. Eto na mga paps yung tubig. Ngayon, walang magbibideo sa akin kaya ang gagawin ko, ilalagay ko na lang yung cellphone dito sa kabilang lamesa tapos isasandal ko ng paganyan. Ayan mga paps, tapos ko na siyang lagyan ng tubig. Kaya ginawa ko, kinuha ko yung battery tester ko, nilagay ko to sa lamesa, pagkatapos yung positive clip dito sa positive terminal at yung negative, syempre sa negative. Pero, mababa pa rin yung voltage niya. Bali, umupo na ako mga paps, nakita ko yung battery charger ko. Ngayon, i-charge ko na lang yung battery. Pagbaba ko nito, wala palang saksakan. Kaya ang ginawa ko na lang mga paps, binunot ko na lang yung isa tapos isasaksak ko na lang yung battery charger na to para mag-charge na yung battery natin na bubuhayin, na patay na battery pero bubuhayin. Kinuha ko na yung battery, nilagay ko sa ibaba.
Kinuha ko ulit yung battery, nilipat ko sa taas. Kinuha ko yung negative clip, nilagay ko sa negative terminal. At yung positive naman, sa positive terminal. Nag-charge naman siya, mga paps. Habang hinihintay kong ma-full charge yung battery naka-charge, mayroon akong customer na bumili sa akin. Kaya magtutubig muna ako ng battery. Ito na mga paps yung chinacharge ko, kumukulo-kulo na siya. Maapaw na po yung tubig niya, kaya ang gagawin ko, babawasan ko na ng tubig itong battery na to. Binunot ko na yung battery charger, tapos kukunin ko na yung battery. Ilalagay ko siya sa labas para doon ko siya patatapunin. Ngayon, papataubing ko lang siya ng ganito, shook! Sa palagay ko mga paps, okay na to. Kaya ang gagawin ko, ilalagay ko na siya sa lamesa. Pagkatapos, kukunin ko na yung mga takip niya. Tsaka ako siya tatakpan. Ngayon mga paps, pumasok ako sa loob. Kuno ako yung basahan, pupunasan ko naman siya. Pagkatapos mga paps, inikot ko siya ng ganyan, kukunin ko na yung pinaka-cover niya at itong sticker. Ngayon, ilalagay ko na itong cover niya para humigpit na siya. Ngayon, ayaw niyang humigpit, kukuha ko ng panghigpit. Kinuha ko yung gamit na to, tapos pinukpo ko siya ng pinuktok. Ngayon mga paps, okay na siya. Sinuli ko na yung pamukpok. Ngayon, yung sticker, tinapo ko na lang. Okay na to mga paps, kinuha ko yung battery tester ko, nilagay ko sa lamesa, yung positive clip nilagay ko sa positive terminal at yung negative terminal naman. 13.4 mga paps, malakas yan para sa bagong charge. Ngayon, ang gagawin ko mga paps, te-testingin na natin. Kinuha ko yung susi ng motor ko, pupunta ako sa likod para matesting natin sa motor ko. Tatanggalin ko yung cover ng motor ko. Tanggal ko na yung cover ng motor ko. Ilalabas ko na sa labas yung motor ko. Pagdating ko dito sa labas, bumaba ako ng motor ko. Tiningnan ko yung battery. Tapos, kumuha ako ng gamit. Gagamitin kong pantanggal dito sa cover ng battery. Pinihit-pihit ko siya, pero hindi natanggal. Tinapon ko na lang yung gamit, kumuha pa ulit ako ng gamit na mas malaki. Pinihit-pihit ko siya, agad itong natanggal. Kaya ang ginawa ko na lang, kinamay ko na lang yung tornilyo. Pagkatapos, kumuha ulit ako ng isang gamit pa. Para tutungkabin ko itong cover ng battery. Naalis ko na yung takip. Kaya lang, meron pa ulit siyang takip. Kaya aalisin ko ulit itong takip na to. Ngayon naman, kinuha ko yung tinapon ko, gagamitin ko siya para tanggalin yung tornilyo ng mga battery.
Kinuha ko na yung battery ng click, papasok na ako sa loob nila. Pag ko sa lamesa yung battery, napansin ko mas malaki pala yung battery pang Honda click kumpara dito sa pang Mio. Ngayon, kinuha ko na itong battery pang Mio. Tapos nilapag ko siya sa baba. Luluwagan ko na yung mga tornilyo niya. Pinatong ko lang muna yung battery tapos pinasok ko na rin siya. Medyo ayaw niyang lumapat pero lumapat na rin naman. Kukunin ko yung tornilyo, pagkatapos tutornilyohan ko na siya. Hinihigpitan ko siyang mabuti para maganda yung kontak ng kuryente. Natapos din mga paps. Ngayon sumakay na ako sa motor ko. Sinusi ko na siya. Gumana naman mga paps. Susubukan ko na siyang paandarin. Tatanggalin ko yung side stand. Pipigain ko yung preno. Start. Iatras ko na itong motor na to para itetest drive ko. Iikot ko lang ng konting ikot. Eto na yung battery ng Honda click ko, binebenta ko na siya. Tapos testingin natin muna yung battery ng binuhay natin, yung patay pero nabuhay. Papaandarin natin ngayon to. Umaandar naman mga paps. Kung mapapansin nyo, yung meron siyang voltmeter. Hanapin natin. Ayan mga paps, 14.3. Kung mapapansin nyo, nagcha-charge naman siya. Kapag ka 14 volts, ibig sabihin, nagkakarga siya. Kapag ka hindi umabot ng 14 volts, ibig sabihin, hindi umabot. Okay mga paps, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ang video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga bagong upload na video. Okay, maraming salamat mga paps. Bye-bye!